So what's up mga kagadget, ito na nga pala yung ating bagong name ng channel natin, Kenzie TV. At sana ipatuloy nyo pa rin akong supportahan sa channel na to. At ang ating gagawing video is video reaction po, dito sa isang vlogger na nanloko sa isang small YouTuber na vlogger din. So panoorin natin siya, no, mga kagadget. Pero bago natin paandarin ang ating video, kung kayo'y bago sa aking channel, napadaan sa aking video, or napanood lang, just click subscribe and like, and please comment and share my video. So yun po, sana'y tulungan nyo po ako kung paano natin mapataas ang ating views at ang ating subscribers. So yun, tara mga kagadget, panoorin na natin yung kwento ni ate na naloko siya na isang vlogger. Hello mga friends, kumusta kayo? At ito na yung vlog na sinasabi ko sa inyo na isang revelation. Uy, isang revelation ha? Isang revelation daw mga kagadget, no? Ano kaya ang klaseng revelation ito? Ayan, so hello mga friends. Ito na yung revelation kung bakit 8 consecutive days na wala tayong live stream. Nakakalungkot or nakaka-disappoint. Nalulungkot pala si ate. At isa pa daw, parang disappointed nga talaga siya doon sa nangyari dito, no? Ano kayang klaseng panluloko ang ginawa ng YouTuber, vlogger YouTuber na to? At parang medyo may hinanakit si ate, no, mga kagadget? At ito ba'y may katotohanan? O totoo nga ba na ang gamit niyang FB na pang-message kay ate is real account or fake account? So kung ano man yon, tara panoorin pa natin. So ang vlog na to ay para kay Mr. Rolando Tanjola Jr. na mas kilala sa YouTube channel na RTDPH. Oh my God! RTDPH? Ay, member ng Bukana Vlogger to ah. Di ba part na ng Bukana Vlogger pa mga kagadget? Pa-comment daw naman, no, kung may mali man ako sa nasabi ko. Pero I think parang part na siya ng Bukana Vlogger eh. Parang naalala ko parang siya rin yung naglabas ng nag-reveal ng about sa sponsorship kay Wasala. Pero parang mali yata yung nailabas niyang ano, yung nailabas niyang pag-re-reveal kay Wasalak, parang sa kanya pumaling yung ano, yung gantong panluloko, ano. So, sad. At ang kanyang Facebook account naman ay Kaf Best Friend. So, kumbaga si ate ngayon is meron siyang ebidensya. So, ang tanong ko lang dito is, ito bang FB account na ka-best friend is real account ni RTD? So, ito lang yung ano ko, no? Kasi, syempre, alam nyo naman sa social media, napakaraming, tawag dito, napakaraming scam na nangyayari. So, sana ang ginawa nyo, ma'am, nakipag-video call kayo sa kanya para sana nailabas nyo rin na siya nga talaga yon. The best po na transaction pagdating sa gento, lalo na kayo, sponsorship kayo, is yun nga, yung gagawin nyo, video call po, pangit po ang message. Number one po yan. Ka best friend. Refer kasi ako ng kaibigan. Lalo na yung gento, yung repair-repair na kaibigan. Mahirap po kasi yung ganyan eh. Mahirapan. Kahit po sabi mo sandamakbak na kaibigan na nag-repair sa inyo, kung sana bago kayo nakipag-transact, binidyo call nyo siya. Kung napapanood nyo po yung mga palabas ni Boss Jabber Sniper, meron siyang isang video yun about sa sponsorship na ang ginagawa na binibidyo call niya yung bawat yung sponsorship niya. Kasi isa lang napatunay yun na hindi scammer yung kausap nyo. Kuya Kevin, kasi kinala siya ni Kuya Kevin. And friend siya ni Kuya Kevin ng 9 months. Sa YT lang naman. Nag-message kasi siya kay Kuya Kevin kung may gusto magpa-sponsor. Tanong ko lang po, sino po ba si Kevin? Malapit po ba na kaibigan, kamag-anak, nasa Pilipinas po ba?
yan at kadikit ba ni RTD para malinaw lang ba na totoo nga na yun nga dahil sa kanya kaya kayo nagkakilala at pinakilala ka para magkaroon ka ng banana. Mag-sponsor ng kanyang clothing and then ipopromote niya yung channel, ibigyan niya ng subscribers. So one day, March 13, nag-message si RTD sa akin na si Rolando Tanjola Jr. Nag-message siya sa akin gamit ang account na ito sa Messenger. Si Cap Best. Check natin ano, mga gadget kung talagang legit itong ating si Cap Best friend. As of now, ay siya legit nga ito ma. Ay legit nga. Legit nga mga ka-gadget. Siya nga. Ayan o. Legit nga. Ayan. So ayan o. Legit nga ito. Tignan natin yung ganyang profile settings. Naka-private na. Pero ang pinagtataka ko rito, kung legit nga talaga to, may napansin ako. Sa bagay, nakatago kasi yung ano niya eh. Naka-private lang. Ang mga nakalabas lang is yung mutual friend lang. Pero, so I think legit talaga tong ano, yung nakausap ni Madam. So yan. Ito ba ma'am? Ito ba yung pinaka ano niya, pinaka profile niya? So, best friend. Tama, parang ito nga. So, ayun, I think parang legit nga ito. Legit man o hindi, tara, panoorin pa lang natin. Nag-message siya sa akin na friend daw siya ni Kuya Kevin. Ayan. So, chat kami. And then, ayan yung first conversation namin. Ayan. Tinanong niya kung anong time ako available para ma-open niya yung patungkol sa ano to, sa sponsorship, syempre, ng t-shirt. So una, sabi niya may... Dati rin may naging issue rin dito eh. Sino ba yung vlogger na yun? Pasok din siya sa Bukana Mem, ano? Vlogger Mem. Member din siya ng Bukana Vlogger. Pero hindi naman napatunayan, ano? Sino ba yung ano na yun? Basta yun na yun. Meron din gento. Pero alam ko kasi kung Bukana Vloggers na o member ka ng Bukana Vloggers, pinagsasabihan ni Boss Japper about sa sponsorship yung mga Bukana Vloggers. I think hindi ko alam kung bakit merong gitong lumabas about kay RTD. Ito ba'y totoo o isang paninira lang uli? Pero tingin ko totoo kasi nakita nyo naman yung pinakita kong ebidensya, yung Facebook niya. And siguro naka-private lang siguro talaga kaya hindi mo malaman kung ilan yung mga friends niya. So, panoorin pa natin yung mga akusasyon ni Ate about kay RTD. Tanong daw ba ako? So, doon na dinaradyo ko na siya na ilan po ba ang minimum na t-shirt na pinapa-order ninyo? Ayan. So, binigyan niya tayo ng sagot. Ayan, nandyan yung sagot niya. So, 10 damit. Ba, napakarami nun ha? Ibig sabihin, 4,000 pesos equals to 2,500 subscribers. Kasi 400 ang isang damit eh. Diba? So, medyo napakalaking bagay niyan. Lalo. Sabihin na natin sa iba, kung sa inyo, 4K is barya lang pagdating sa OFW. Tingin ko hindi eh, kasi pinagpapawisan ng OFW yan. So, sana magawa ng paraan to habang maaga niya Boss RTD kung totoo man to isang scam lang. Yes. O panluloko lang. 10 pieces daw, hindi bababa sa 2.5K bananas ang ibibigay niya sa atin. Sabi ko, kakausapin ko muna si Kuya Kevin. Next message na is, I'll give you 3K plus subscribers. Just let me know. So, dito pa lang, may kabig na agad. May napuna lang ako rito, no? Sa bagay kasi kung sa sales stock nga, kung talagang gusto mong makuha yung benta, ipipilit mo sa tao.
Pero dito, may napapansin ako, kung mababasa mo ito, kakausapin, itinaas niya pa na 3K. Ibig sabihin, gusto niya talagang makuha yung sponsorship na to. Kasi biruin mo, nagtaas pa siya, 3K subscribers. Don't worry, kasi nga daw, organic viewers daw ang ibibigay niya sa akin. Regular viewers. March 14, ayan yung details ng message mo sa akin. Binigay mo yung full details mo, name. Taga-Occidental mo. Taga-Occidental pa talaga. Tanong nga muna tayo sa mga tropa natin. Ang talagang legit. Ay, oo nga pala, kasi nung last time na nag-vlog siya, nung inilabas niya yung paninira kay Wasalak, parang tingin ko, oo nga, legit talaga yung, kasi may address eh, oh. At saka hindi niya makukuha yung pera kung hindi niya gagamitin yung tunay na pangalan. Address. Diba? Tsaka, tama ba ako, mga gadget, ano? Mobile number, ayan. So, sabi mo kahit saan i-send, ma'am, no worries, ay para magkaroon na ako agad ng bananas. Gagawa ka na ng vlog, ipa-private mo lang, miss call ka sa akin sa messenger. Sabi ko, I let you know tonight, kasi nga, Ibig sabihin, mas parang kumbaga sa ano, pinipersa niya pa yung sponsorship. Parang napakapangit naman doon. Alam ko kasi, pagdating sa sponsorship, kusa yung tao na magbibigay sa'yo. Pero tingin ko dito, parang uhaw na uhaw ka sa sponsorship. Parang ikaw mismo yung gumagawa ng paraan para magka-sponsor ka. Parang pangit na paraan yung ginagawa mo, pre. Wala pa nga akong sahod noon, March 22. So, yun, ibig sabihin, wala pang sahod si madam. Sahod ko sa racket ko, ayan. And then, hiningi ko sa'yo kung may bank account ka kasi nga may GCash ako. So, binigay mo sa akin yung bank account mo sa BDO, yung ayan yung details ng bank account mo sa BDO. Oh. If you want to confirm, ayan, na... So, ibig sabihin, ang point dito ni ate, hindi siya mag-i-sponsorship kung hindi siya pinipilit. Di ba? Parang pilit yung pagiging sponsorship ni ate dito kay RTD, no? So, parang medyo isa pa lang, parang di ko na nagugustuhan yung plano ni RTD. Ikaw yung kausap ko. Since, kaibigan ka ni Kuya Kevin and kasama ka nga sa mga Bukana Vloggers, so... Liwanagin ko lang, kasama pala siya sa Bukana Vloggers, no? Pero nakahiwalay na kasi siya, te. Wala na siya sa Bukana, nasa malayong lupalop ng mundo na siya. Si RTD. Naging member ba to ng Bukana? Parang hindi, di ba? Hindi, nabanggit nga to niya, no? Di ba ito yung nakaraan na mga gadget. Pero kasi hindi, narinig ko lang siya na nabanggit ni, naging magkaibigan din kasi sila ni Wasalak. So, baka nga, naging sila ng Bukana Vloggers. Kaya lang, parang ang pangit na ng image eh. Pag sinabi mo kasi Bukana Vloggers, okay, matitino eh. Pero pag mga gentong akusasyon at panluloko, parang negative sa Bukana Vloggers member to eh. Hindi ko na kinonfirm na ikaw yung kausap ko. Kasi, sabi ko... So, mali ka doon ate. Dapat, kahit sabihin mong Bukana Vlogger siya o sabihin man ang tao na kausap nyo, kapatid siya ni Japper, you need to confirm. Kasi hindi mo alam kung sino yung kausap mo. Social media yon ate. Diba? Kailangan may confirmation ka na siya nga yung kausap mo. Ilang beses yan sinabi ni Sir Japper na kailangan kung may kausap ka, lalo na social media, kailangan makumpirma mo na siya yung kausap mo. So, yun. Dito sa point na to, may mali ka kasi sobrang tiwala mo na parang inisip mo na siya talaga yung kausap mo. Pero hindi mo
hindi mo naman talaga siya totally nakita, on cam na siya talaga yon. So dito parang medyo alanganin yung ano, hindi porket buka na vloggers eh okay na, pagkakatiwalaan mo na. So kailangan i-confirm mo kung totoong buka na vlogger siya, kasi madaling magsalita ng kung ano-ano sabihin sa chat. So yung payo lang yun, teh, hindi kasi sinasabi nga yun, komento lang sa akin. Yan ni Kuya Kevin, nakakausap ka naman niya. Magtiwala ako kay Kuya Kevin. Ayan, okay na yun sa akin. Palagay na yung loob ko. And then the next day, ayan. Sino nga ba si Kevin? Bakit may Kevin na namamagitan? Sino ba talaga yun? Te, paki-comment naman kung sakasakaling mapanood mo tong video na ito. March 15, sabi mo is, done doing the second video, ma'am. Ayan, first video na gawa ko na. Namigay na ako ng damit 9-piece set. Ayan. Tapos ang isa, reserve. So, ibig sabihin, RTD, dito pa lang sa yung, ano? Bakit? Dito pa lang, no, RTD, pinangakuan mo agad si Madam ng... Ibig sabihin, namigay ka kaagad ng damit, eh wala pang confirm si Madam na, ano, na pambayad. So mali bro, mali yung ginagawa mo. Mali talaga kasi biruin mo. Hindi pa nga na-confirm ni ma'am na nag-oo siya eh. Tapos ikaw nag-ano na, nagsalita na ng geto na ayun. Nagawa mo na, namigay ka na ng 9 pieces ng damit. Reserve na ganito, ganyan. So mali talaga bro, dapat nag-confirm ka muna kay madam bago mo ginawa yun. So don't forget to send me the screenshot and sending money. So doon sa mga nakita kong conversation ni madam, Hindi siya nag-confirm pa sa'yo. Sana, kinonfirm mo muna para medyo okay. Para kay Kevin, second video na gawa ko na rin. So, dahil nga wala pa. So, ibig sabihin, may second video pa, may third video pa dito. Pero, that time, hindi na ako makapag-ano, hindi na ako... Kasi, hindi magpapadala si madam kung nakikita niya na yung video. Ganun lang yun, bro. Dapat nagtitiwala ka rin doon sa tao. Maka-back out. Kasi nga, kinonfirm ko sa'yo. Paano nga naman makaka-back out si madam? Eh, inano mo na. Wala pa siyang confirm. Diba? Antay na lang yung pera. But since wala pa yung pera, eh, namigay ka na ng t-shirt. So, mali ka bro, mali ka. Maling mali ka! Ang ginawa ko, humiram ako sa isang kaibigan. Ayan. Para lang may maisend ako sa'yo. Kasi nga, kung aantayin ko pa naman. Ayan mga ka-gadget, no? Comment lang kayo kung tama ba yung ginagawa ni RTD o mali. Ito yung sahod ko. Nakakagigil? Nakakahiya naman, di ba? So, gumawa ako ng paraan. March 16, ang message ko sa'yo na, sir, deposit ko tong pagising ko, probably late afternoon na po dyan. Ayan. So, ito, March 16, 1:47 a.m. to dito sa Dubai. Ayan. So, nag-reply ka sa akin ng 3 a.m. Dubai time. Sabi mo, don't worry, ayan, madami na kayong na-promote. Hindi lang ikaw ang magpro-promote sa akin. Ayan, pati team ko para ma-hit agad ang target. So, ibig sabihin, nandamay ka pa ng team. Sinong team mo? Ibig sabihin, dinamay mo talaga ang Bukala Vloggers. Sino bang team yung pinapasaringan mo rito? Maling-mali talaga. Don't worry, ma'am, sabi mo. So, sabi ko naman, okay, salamat po. So, March 16, nag-message ka sa akin na good evening, good afternoon. Hope we finish our business within the end of the day, ma'am. Ayan, I'm done doing all the videos and give all the merchants. As per Kevin, there is no problem with you. I trust you and him. God bless. So, yun yung message mo sa akin na March 16, 4:26 p.m. Dubai time. Ayan, nasend ko sa'yo yung pera. So yan, si madam, eh, hindi na kasi naka-back out kasi nga kahit wala pang confirmation, itong si Panga, gumawa-gawa agad ng kung ano-anong panluloko. Wala pa naman pala yung video bro, sinasabi mo na agad na nakagawa ka na. Ano ba naman yan bro? Susme, nakakayamot ka. Yan, napilitan patuloy ni madam na mangutang para ipadala sa'yo. Through GCash, ayun, sa account mo na ang pangalan is Rolando Tandiola Jr. Ayan. Ito, hindi natin masasabing hindi legit account yung ginamit dito kay RTD. Kasi may mga bank account na eh. Di ba? Mga kagadget.
tama ba na sasabihin mong fake account pa rin ang gamit nito? So para sa akin hindi na, no. Parang totoo na 'to. Panloloko na 'yung mga gintong ano, video account. So nandiyan, sabi mo nung una, may dalawang video ka na lang na tinatap. Ipa-public. So ibig sabihin, nangako ka pa uli. And then kami na 'yung isasalang mo sa next video. So ang ginagawa namin ni Kuya is every time na mag-upload ka ng video, ano ko, syempre, ayan. Sabi, naglabasan na yung mga video mo, ni-promote, wala ka pang nailalabas. Pero bayad ka na. 16 na send ko sa'yo ang pera, di ba? Ayan, so March 17, nandiyan ang kita, ayan. Sabi mo pa nga, March 17, mag-live ka to inform your viewers, sabi mo. Kasi nga, sabi mo sa akin, babawasan ko na yung, ano, yung pagla-livestream ko, ganyan. Nung March 18, sabi mo, so, may delays. Sabi mo, sa pag-upload mo ng first video, tapos may second video ka pa related doon sa first video. So, na nga, panibagong pangako na naman ang ginawa mo, Brad. Nag-ano ka na naman ng panibagong pangako? Video na in-upload mo. So, hindi naman, sabi mo, hindi naman pwede na hindi magkasunod. Anyway, after this, nung March 18. So, nung March 21, tinatawagan ka namin, hindi ka na sumasagot, hindi mo na binabasa yung mga messages ko, ayan, hanggang ngayon. Si Kuya Kevin, tinawagan ka niya today morning at Lena's time, kinakancel mo na yung call. So, hindi namin alam kung paano ka namin i-reach out para kausapin, ayan. So, man of my word. Para kaming, alam mo yun, nagmumukha kaming nakakaawa ni Kuya Kevin na paglabas ng video mo, next video mo is pinapanood talaga namin dahil baka nandun na kami sa next na vlog mo, ayan. Yun pala, hanggang ngayon, wala pa, ano na ngayon, April 3 na ngayon. So, kahit may marinig man sana kaming feedback sa iyo na kung kailan, sabi mo na kumikita ka ng sapat, ayan. Hindi nakakaalam, meron pa ako isang channel na pang Mobile Legend. Na ina-upload ko lang is pang Mobile Legend and kumikita yun ang sapat. Halata sa mukha nito. Joke lang. So bakit mga OFW binibiktima mo? Huwag mo biktimahin ang mga OFW, sir. Ayan. Kung ikaw pala ay may sapat na kita na, ayan, sa YT, bakit kami na nag-uumpisa pa lang sa YT na hindi pa sumasahod? Ang bibiktimahin mo, di ba? Hindi ka, hindi porket OFW kami, sir. Maganda na ang status ng buhay namin. Ayan, kung alam kung ano ang status na. So, tama naman si Madam, no? Nilabas niya lang hinaing niya kasi hindi biro yung 4,000 mga kagadget, no? Dito sa ginagawa ni RTD, talagang hindi magandang biro o hindi magandang gawain ito. Na sana'y huwag tutularan ng iba. So, napakahirap at meron nabibiktima ng mga gintong small YouTuber sa panahon ngayon. Sa totoo lang, Madam, kung tutusin, monetize na yung channel mo. Ang i-workout mo lang dyan is yung viewers. Huwag mo nang isipin yung subscribers, tumuto ka na lang sa viewers. Kasi ang viewers, Madam, yun yung viewers ang paraan para kumita ka dito sa channel mo. Pero sa mga videos mo, viewers din ang magdadala. Pero yung subscribers, kahit pa isa-isa, dalawa-dalawa, hayaan mo lang. Lalago at lalago din yung subscribers mo. Ang intindihin mo kung paano mapapalaki ang views ng mga videos mo, Madam. So, kasi sa panahon ngayon, napakarami ng manluloko na mga nagpapanggap na tutulungan ka, ganito ka, ganyan, patataasin yung ganito mo. Pero ang totoo po niyan, pag naibigay mo na yung pera, is yun, nawawala na talaga. Parang nagdi-disappear na. So, ganun po yung mga nangyayari. So, sa akin kasi, ang unang tinrabaho ko is paano ma-monetize yung channel ko without na nakahingi ako ng tulong na kung kani-kanino man at kung mga kilalang vlogger. Nung napunta ako kay Boss Japper, tumaas yung subscribers ko. Yung time na yun, monetize na talaga ako noon. Hindi ko na kailangan ng, ano, ang kailangan ko lang doon talaga mapalaki is
kung paano ko maihatak, mahatak ng views yung mga videos ko. So, stop na rin ako sa pag-BLC, IBLS, paangat program, yun po. So, nakapokus ako ngayon kung paano ko siya palalakihin yung mga video. Sana, yun na lang apokosan mo, madam. Besides, isa pa sa payo ko sa inyo, bago kayo makipag-transact, make sure na naka-video call nyo yung transaction nyo para hindi kayo naluloko ng ganito. Karamihan ng mga OFW ngayon ay may pandemic. Hindi mo alam kung ano ang pinagdadaanan namin ngayon just to survive. Alam mo yun? And nasabi ko pa sa'yo na 1 year na akong jobless. So, ibig sabihin, no, hindi ka na naawa, RTD. 1 year na na jobless si madam. Tapos ganito pa yung ginawa mo. Sana nahiya ka man lang sa sarili mo, no? Akala ko ba yung may ginagawa na hindi maganda eh, yung siniraan mo nung una. Eto, may ebidensya na, oh. Lumabas na yung totoong ginagawa mo. So, yun na nga, no? Kung ano yung binubuga ng bunganga mo, kabaliktaran mo yung nangyayari sa sarili mo. Ang tawag doon, karma. Yung ginawa mo rito kay madam, karma rin ang aabutin mo dito. So, sana pag-isipan mo to, linisin mo yung pangalan mo. Sabi mo totoo. Kasi unang madadamay dito, gaya nga na sinabi ni madam, member ka ng Bukana Vlogger. So para sa akin, negative ka, X ka. Luhan mo ako, diba? Mula nung pandemic, may mga racket-racket na lang ako to survive. Kagaya nga ng sinabi mo dito. You know, siguro, kagaya ko, I'm not capable. Ito ah. Kasi inamin ko naman talaga yan sa live dati pa. Yung channel ko, it's not capable of para magpaangat talaga na. Oh, di ba? Nagsalita ka na, pero bakit nagkaroon ka ng gento para ipaangat? Kasi, tingin ko, kaya mo nasasabi yung kay Wasalak noon. Dito tumatakbo yung ano eh, yung inggit. Inggit, no? So ngayon, nagpo-force ka ng mga small YouTuber para paangatin mo, pero hindi mo naman pala kaya, hindi mo kayang panindigan. Pag nabayaran ka, naglalaho ka na parang bula, eh, nakakahiya ka bro. Abay, bago-baguhin mo yan. At nai-promote ka pa naman at nakilala ka bilang isang Bukana Vlogger. Huwag mo naman dugingisa, nakagandahan ng mga imahe ng Bukana Vlogger bro. Ng YouTuber. So yun, so sa mga hindi napasukan din, sorry. No, diba? Hindi napasukan, nag-sorry, ganun-ganun na lang, tumanggap ka ng pera. Sana hindi ka na nagsalita para hindi na sila umasa. Diba? Napakahina mo bro. Gusto mo lang tumanggap pero wala kang trabaho. Ekis ka sa Pilipinas. So, sabi mo hindi ka capable or hindi capable ang channel mo para magpaangat. So, bakit ka pa nang i-encourage yung mga OFW na mag-sponsor kung alam mo naman... Yun! Diba? Ini-encourage mo yung mga OFW para mag-sponsor sa'yo at bibigyan sila ng mga bananas. Hindi pa ba panloloko yan, Brad? Pala na hindi ka makakapagbigay ng sapat na balita. Nakakainis lang yung mga gentong balita, yung mga gentong mapapanood. Na parang minsan akala mong mabibigyan ng sa kagustuhan mo mabigyan ka ng mabilis umangat yung channel mo. Is minsan nagiging ano pa ito ng panloloko, no? Alam mo, minsan, pagdating sa mga gentong channel, dapat nga mas natutulungan niyo yung mga small YouTubers. Kasi yung mga yan, willing naman sila na pusang loob din yung mga yan na nagbibigay kung talagang natutulungan. Pero sa gentong sitwasyon, na lalo na pandemic, kung nangangailangan ka, pre, pwede ka namang humingi. Huwag lang yung gento, manluloko ka ng kapwa mo. OFW pa. Hindi mo ba alam na doble ang paghihirap niyan compare na nandito sa mga sa Pilipinas. Doble ang paghihirap na nararanasan ng mga yan doon. Unang-una, yung family band, malayo siya. Siyempre, homesick yan. Dagdagan mo pa ng trabaho, mga amo na hindi mo alam kung mabait o mabuti. Sana naiisip mo yan bro, bago mo ginawa ito. Oh, ayan.
para po sa mga bashers, ayan, uunahan ko na po kayo. Ang 4,000 pesos po na yun ay hindi naman po kalaki ang halaga. Baka sabihin nyo na ano ba yan, 4,000 lang, blinag pa. So yun o, sinabi ni Madam na yung 4,000 is hindi ganun kalaki ang halaga. Alam nyo ma'am, yung 4,000 is malaking halaga na yan sa panahon ngayon pandemic. Matotoo lang po, ang sinasabi niyong 4,000 is hindi mo makakagilap sa daanan yan. Na ganun-ganun lang yung nangyari. So, sana, bago talaga kayo nakipag-transact, nakaharap mo siya, nakausap mo siya, para alam mo na siya talaga yung kausap mo. So, sasabihin ko sa inyo guys, linag ko to para magbigay babala sa mga OFW na nandyan na gustong mag-umpisa ng kanilang mga YouTube channel or nag-umpisa na sa kanilang mga YouTube channel at nagmamadaling umangat ang inyong mga bananas. Sa mga OFW dyan, mag-ingat po kayo sa profile picture na ito. Ayan, kung sakali man na i-approach na kayo in the future. Unang-una, sasabihin ko sa inyo, siya yung unang nag-message sa amin. Hindi ako yung unang nag-message sa iyo to ask help para sa pag-angat ng banana ko, kundi ikaw mismo yung lumapit sa amin. Ito ay magsilbing babala sana sa mga ka-OFW natin dyan. So, yun ang mga ka-gadget, no? Natapos na rin nating i-react ang video ni Mama, no? Ang tama si Madam, ina-upload niya yung itong video na to hindi para siraan si RTDP YouTube channel. Bagkus, in-upload niya to para ma-aware yung mga ibang small YouTuber, yung mga ibang nagbibigay ng sponsor sa katulad niyang manloloko. Kasi imposibleng hindi siya to dahil may mga bank account at kay Maya ay Gcash account siyang naibigay, number. So imposibleng sasabihin niya na fake account yun. Napaka-imposible talaga. So yun mga gadget, isa lang ang magiging payo ko sa inyo. Kung kayo ay makikipag-transact, lalo na sa social media, make sure na naka-video call nyo yung tao para malaman nyo na 100% siya yung kausap nyo. Na in case na iskamin man kayo, meron kayong proof na kausap nyo siya. So hindi pa natin makonfirm sa ngayon dahil hindi pa sumasagot si RTV sa gantong usapin. Pero yun lang yung masasabi ko. Doon naman sa mga bashers, tama lang na ilabas ni Madam yan. Dahil kung hindi niya ilabas yan, marami pa yung mabibiktima. So, sana, wag na lang natin itong ibas, ano? Bagkos, i-share pa natin para ma-aware yung iba. So, kawawang-kawawa naman, karamihan kasi lahat ng mga sponsorship ngayon is from outside mga OFW. So, yun lang. At, isa pa po, isa na namang YouTubers na member daw, uno, ng Bukana. So dito parang medyo nabahira ng medyo kaunti na naman ang pangalan ng Bukana. Nasangkot na naman sa isang maling gawain. So ako, maski man ako, hindi ko alam kung talagang member o kasapi ito sa Bukana vlogger si RTDPH. Comment na lang po kayo kung talagang kasapi siya sa Bukana vloggers. Minsan ko na siyang narinig na nabanggit ni Boss Jaber na kalapit kaibigan at ni Boss Wasalak. So hindi ko sinasabing tawag doon. Inahayaan lang ni Boss Jaber ang gantong gawain. Bagkos alam ko gumagawa din ng action niyan para linisin yung pangalan niya at para maitama yung maling gantong gawain. Dahil kilala ko si Boss Jaber 100% na magagalit siya pag nabalitaan niya itong gantong usapin. So mga gadget, hanggang dito na lang yung aking video. Sana'y may natutunan kayong aral at sana'y ma-aware kayo dun sa mga vloggers na sadyang mukhang pera lang. No? So see you next video. Peace out!